Sinuyo ng otoridad ang nasunog na pabrika ng HTI sa Cavite para matiyak na walang natrap sa loob. Ang HTI naman nagbigay ng tulong sa mga biktimang na ospital. Nakatutok si Rida Reyes. Umuusok pa rin ng bahaging ito ng nasunog na gusali ng House Technology Industries kahit pa idineklara na itong fire out kahapon. Sa mapping up at flooding operations ng BFP Region 4A kanina, sinuyod ang bawat sulok ng pabrika. Sa kabutihang palad, walang natagpo ang labi ng tao. Nauna nang sinabi ng HTI na all accounted for ang mahigit 3,000 empleyadong nakaduty sa pabrika ng magkasunog. Mabuti nga raw, hindi nadamay sa sunog ang katabing kwarto ng gusali na imbaka ng kemikal. Sa ikalawang palapag, itinuturong nagmula ang sunog. Diba, nag-lalagari sila, so may mga vent, may system na may group ng sodas, kapasama ngayon yung spark. Kinurdunan na rin ang paligid ng gusali. Lumamot na raw kasi ang istruktura at pwedeng mag-collapse matapos mababad sa apoy sa loob ng 46 na oras. Ang Philippine Economic Zone Authority na nakakasakop sa HTI, ikinalugod ang ulat na nakaligtas sa sunog ang lahat ng empleyado. Pero 38 pa sa kanila ang na-confine sa dalawang ospital. Dalawa ang kritikal. Kabilang sa mga nagtamo ng matinding paso sa katawan, si Errol. Medyo nanghina ang loob. Maring ako'y namatay dahil po talagang apoy po daw ang sinagupa niya para sa'y makalabas. Nagtungo na rin kanina ang ilang taga-HTI sa ospital para magbigay ng tulong pinansyal. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.